Yan, mag-order daw siya para daw sa girlfriend niya. Tapos, pinapalagyan niya na message yung in-order niya. Sabi niya, happy second year anniversary, ganto ganyan. May mas bata pang Gen Z na ginagamit ang typewriter sa kakaibang paraan. So, sabi ko, syempre yes. Syempre, nakakatuwa naman yung bibigyan niya yung girlfriend niya, diba? Tsaka anniversary nila. Sa bahaging ito ng kanilang tahanan, nagsusulat si Giselle ng love letters. Pero hindi kanya. Gamit ang kanyang makinilya, binabayaran si Giselle para i-type ang love letters ng ibang tao. Sakto na nagbebenta din po ako ng mga pangregalo, kaya naisip ko po na why not gamitin yung typewriter na para dun po gumawa ng mga letters. Kasi nga po, patok po yung mga pang mag-jowa, parang ganun po, pang regalo sa kaibigan. Pinapalagyan niya na message yung in-order niya. Sabi niya, happy second year anniversary, ganito ganyan. Nang mag-post siya sa TikTok, ayun, umusbong ang bago niyang racket. Meron din pong nagtatanong na ano pong tawag sa machine na ginagamit mo ganyan. Kasi syempre hindi na rin po nila alam yung typewriter. 80 pesos ang singil niya kada 150 words. May OFW pang kada buwan nagpapatype ng monthly letter para sa kanyang kasintahan sa Pilipinas. Expressing yung feelings ng, eh syempre po LDR nga po sila. Kaya parang assurance, mga ganun po yung laman ng letter niya. Baka sa tingin mo yung nag-a-appeal yung typewriter sa ibang tao? Siguro po kasi iba yung way pagka naka-receive ka ng physical letter kumpara sa through chats lang po, ganyan. And sa typewriter kasi po, parang it brings back old days nga po, di ba? Sa typewriter. And maganda din po yung kalabasan, lalo na po pag naka-envelope na po. Mukhang my forever pagdating sa mga typewriter. Patunay rito ang scrapbook na nasa pangangalaga ni Butch Dalisay, manunulat at kolektor ng sari-saring bagay. Datapwat, huwag mong akalaing ang ating pagkakaiba ng pananalig ay maaring makaantig. Compilation ito ng mga liham ng pag-ibig mula sa piitan na naisulat noong dekada 50 mula sa isang makata na nakulong dahil sumanib sa mga Hapon noong digmaan. Si Magtanggol Asa, ayan ang parang pen name ni Aurelio S. Alvero. Isa siyang kilalang manunulat at nakulong siya sa Bilibid pagkatapos ng gera. At nagpapadala siya ng mga regular na liham sa kanyang asawa na nagkukwento ng lungkot ng buhay sa loob at yan, nangungumusta, nagpapadala ng payo. Doon mo talaga makikita yung gamit noon ng makinilya bilang tagagawa ng mga liham sa negosyo man o sa personal na buhay. Kahit ako noon, inaabot ko pa nung niligawan ko yung misis ko, nagmamakinilya pa ako at nagsusulat ng kamay. May isa akong napansin sa mga liham. Isang kakaibang titik. Letrang G ito na may tilde o hugis alon sa itaas. Ang basa rito sa wikang Filipino ay nga. So this was developed, this type was developed for Filipino language? Apparently, somebody took the trouble to mold this particular type. And mukhang mass-produced pa. Yes, that's my holy grail now in terms of typewriters. Hanapin yung makinilya na may ganyang ano. Kasi nakwento ko nga sa iba na sa ngayon, ang sabi sa akin, ang isang wika na lang sa buong mundo na nagtataglay ng ganyang karakter ay yung wika na tinatawag nilang Guarani na sa isang lugar sa South America. Eh mabuti kami mga makinilya yung mga Guarani at kukunin ko na lang doon. Kaya nga lang, wala na akong mahanap talaga. Maaring matagal pa bago tuloy ang mahanap ni Butch ang kanyang Holy Grail sa larangan ng makinilya. Ngunit, patuloy pa rin ang pagtuklas ng typewriter para sa bagong henerasyon.